Hello, 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 hello. Mga katimtak, kamusta na po tayong lahat? Andito na naman tayo at ating gabi na dito. At ako'y saglit lang makipag-usap sa inyo. Shout out sa lahat ng Timtak at lahat ng mga supporters ko, lahat ng lahat ng mga nanonood sa akin, mga nagtatamsak, nagko-comment, maraming salamat. Yan ang unang-una kong ipagpapasalamat dahil andyan po kayo palagi sa akin. At maraming salamat sa papanood at maraming salamat talaga. And shout out din sa lahat ng mga mga kapwa kong vlogger sa Timtak at sa mga vlogger na kahit na hindi member ng Tak pero andito sa akin, maraming salamat. At shout out sa inyo lahat. And shout out ko rin lahat yung mga kasama ko sa at saka yung mga warriors, Tak warriors, shout out sa inyo. As 26 and May warriors, Shaika Rose, and sino pa, nakalimutan ko, hindi ako naglista eh, nakalimutan ko kasi, kaya pasensya na kayo guys kasi nakalimutan ko naglista, sabi ko noon maglilista ako pero para babasahin ko na lang para wala akong makalimutan, para walang magtatampo naman. Pero yan si Imelda pala, tsaka si Ma'am Melda, tsaka si Polinardo, at si Ma'am Al, tsaka si lahat ng mga basta't lahat na lang para walang magtampo ha. Pasensya na kayo, ako ay makakalimutin din. Ako'y hindi pa naman ako retired, pero pag ganito napupuyat ako tsaka napapagod ako, wala nang yung parang medyo hindi nag-ano yung dami ko iniisip kasi, sorry. Alam mo, napapanood ko yung mga vlog ng mga Tak. Enjoy na enjoy talaga sila doon sa amin, kung saan sila pupunta. At sana nga, nagpunta sana sila dun saan bago sila. Ngayon, nasa ano sila ngayon eh? Nasa Magatdam sila ngayon, sa Jedi. Nakikita ko eh. Tapos, yun, tuwang-tuwa rin ako habang pinapanood ko sila kasi, nakikita ko nag-e-enjoy talaga sila. At saka, sa pag-i-stay nila dun, ang dami na napuntahan. Kaya nga sabi ko dun sa comment ko sa ni Sir Jesse, mga pala sila Jesse, tsaka si shout out pala, Teo, si Clark, si MCJ, tsaka si Ma, lalo kay Mami Merly, sis Annabelle. Buti nakasama ka niyan, at least nakapasyal ka na dyan sa amin. Ang daming mapupuntahan sana, kaso uuwi naman na kayo, kaya ayun. Hindi nyo pupuntahan yung mas maganda sana doon sa Bintakan cave. Ang ganda doon pag andun ka sa loob ng cave. Parang alam mo yung first time mo makakita ng mga ganun na parang sinadya. Parang sinadya yun sa loob, may mga puti na parang akala mo ulap na may tubig siya pero very clear yung tubig sa loob. Sana mapuntahan nyo, Sir Jesse, bago kayo, kaso, ito nga, magsaswimming kayo, tapos luluwas din lang kayo mamaya-maya. So, yun nga, sinasuggest ko, yun sana ang dapat na pinagdalhan sa inyo rin nila Ma'am Imelda. Ang ganda kaya doon sa Bintakan Cave. Ang ganda pagpasok mo sa loob, akala mo nasa langit ka. Ganda. Tapos parang may mga parang akala mo mushroom yung itsura ng bato. Tapos mga puti, may mga gold. Parang ang ganda talaga. Akala mo yung parang nakakakita ka ng yung
parang nandun ka sa heaven, ganun, sa loob ng cave, kaya mas maganda. Sana hindi nga nila napuntahan yun eh, luluwas na sila eh. Saka ang dami kong nakikita na mga napuntahan nila, talagang ine-enjoy na talaga nila yung ano doon. Saka punta rin sila sana doon sa Kwan, sa view ng Ambagyo. Wow, andun lahat yung mga kamag-anak, andun din yung mga kamag-anak ko. Pag andun ka sa tuktok kasi ng ano, tuktok ko ng, tawag doon, ng bundok, makikita mo lahat, lahat kahit saan. Ang ganda doon. Tapos ang lamig nga lang, malamig lang. Kaya kailangan mag-jacket ka. Sana hindi, ano, hindi ko akalain na punta doon eh, sana pinaano ko yung mga pinsang ko para makapagdala sila ng mga prutas, sana. Daming prutas doon. Kaso biglaan naman, nakita ko lang sa mga vlog nila eh. Hindi ko kasi alam na pupunta sila doon. So, yung ano, madaming ano, dami na napuntahan doon. At saka yung mga pagpunta, saka inaabangan ko rin yung ano pala, yung abangan natin yung i-upload ni Clark Sammartino sa channel niya, yung tungkol sa charity. Kaso hindi pa yata na-upload ngayon kasi gawa ng ano eh, parang i-edit pa yata. Ayun ang inaabangan ko kasi andun yung mga ano eh, andun yung mga bata, makikita ko na wow, ang saya sila. Kaya nga nung sinabi ko na may charity doon sa Kwan, sabi ko sa pinsang ko, eh sabi naman niya eh, sabi naman ng pinsang ko, yan sa mismong lugar na pinagpacharitihan nila, sabi niya, sayang, kung alam ko lang sana, nagpunta kami para makita ko yung artista ninyo. Sabi niyang ganon, sabi ko, sayang, hindi ko kasi alam na ano, dyan sila pupunta. Kaya, ayun, pasensya na. Kasi talagang ating gabi na dito. Kaya, ano na. Kaya, ito, naghihikab ako. Kaya, saglit lang tayo magkukwentuhan dito. Kasi, pasok din kasi ako bukas. Maagang pasok ko. Kaya, kanina nakalugay yung buhok ko kasi gawa ng pinapatuyo ko pa. Para bukas ng umaga, konti na lang, ano, hindi ako malilate. Tsaka, mag-i-snono naman ata. Kaya ang hirap din pagka yung maaga ang pasok. Eh mas gusto ko pa man din na ano, mas gusto ko pa man din yung maglalakad ako sa umaga pagpasok para ano, may exercise ako din na muna man. No? Yeah, ayan. Ang gusto ko lang palang i-ano, i-ano yung mga pinagsasabi ni ano yon ni Hides. Bandang huli, nabanggit din niya ako pangalan niya. Wag mo akong anuhin kasi hindi kita inaano. Kaya wag mo akong ano dahil wala akong masamang ginawa sa'yo. Wala akong masamang sinabi sa'yo. So wag ka nang mag-ano sa akin ha. Wag mo akong itatakel. Kasi unang-una, hindi kita, ano, yung napupuna lang yung mga gawain nyo na hindi na kasi maganda yung ginagawa nyo. Panay bintang kayo na akala mo meron kayo pinanghahawakan na, akala mo may pinanghahawakan kayo na ano, na evidence. Yung sabi nyo na nakalabas si ano, yung pagsabi nila na nakalabas si JC, yung ibig sabihin na nakalabas si JC ay yung nakalabas, magiging freedom, hindi na siya magtatago, hindi siya natatakot. Yan ang ibig sabihin na nakalabas, nakalabas siya sa takot. Ibig yan sabihin, nakalabas sa pag-aalalangan, yung laging ano, lilingon-lingon, syempre andyan yung pag-aalala niya dahil may warrant siya. Oo, may warrant man siya. Pero hindi nyo dapat ininaano dito sa ano. Dapat hindi nyo pinapublic dito sa SOCMED yung warrant. Dahil yan ay tungkol sa batas yan. Kaya wala kayong karapatan na ibanggit-banggit yan.
Tapos bakit? Ang inaano ko, bakit? Pagdating sa pera, napakainit nyo sa pera. Pagdating sa pera, andyan kayo. Anong pakialam nyo sa mga sponsor ng TAC? Bakit? Porke lumabas siya sa ano? Bakit porke lumabas ang mga sponsor sa StreamYard ng may StreamYard? Eh bakit iko-content nyo? Bakit? Hindi naman kayo ang ano, hindi naman kayo ang pinag-aanuhan nun. Hindi kayo ang sadya kung bakit sila nagpapaliwanag. Kasi umakyat sila para ipapaliwanag nila dahil panay buka ng bibig nyo na hindi nyo naiintindihan. Kasi kaya nga lumabas sila para ipaliwanag nila yun ng husto. Ipaliwanag nila ng husto kung ano yung ano talaga dahil ang hirap nyong umintindi eh. Kasi sila, sinasabi lang nila yung ano, yung mga ano, hindi na kailangan ipaliwanag na i-full details yung mga ganun bagay kasi hindi naman para sa inyo yun eh. Para lang sa mga madaling makakaintindi. Ha? Kaya huwag kayo masyadong ano. Saka yung tungkol sa pera-pera, eh bakit? Wala naman kayong ambag doon. Bakit ang init-init ng isip nyo at saka ang init-init ng mata nyo tungkol sa mga pera? Unang-una, yang si katulad niyan, buong-buong binigyan nila yung mga na-collection sa ano, kay Sir Timmy. Tapos pagdating na naman sa mama ni Miguelito, sasabihin nyo na responsibility ni Mami Merly lahat. Yung ano? Yung pagpapagamot. Oo. Responsibility niya yan. Dahil dati, ikaw mismo nagsabi na dati na empleyado ni Mami yan. Pero hindi naman habang buhay at hindi naman buong-buong pamilyang buhay niya ay nakasalalay kay Mami Merly. Pero nang dahil nga kay nang dahil nga sa walang-wala sila ay parang inampon na lang ni Mami Merly, tinutulungan niya. Pero hindi naman lahat ng oras. Kumbaga sa kun eh, ang ibig mong sabihin, eh, ikaw kaya magkaroon ka ng empleyado. Mas magkaroon ng problema ang empleyado mo na buong pamilya niya aamponin mo, lahat ng gastos nila aamponin mo at yayakapin mo rin lahat ng gastos ng pamilyang yun. Okay ka lang. Imposibleng magagawa mo yan. Well, tsaka yung mga sponsor na yan, yung mga collection na yan, wala kayong ambag, kaya wala kayong pakialam. Bakit ba laging puro na lang pakialame, pinapakialaman nyo palagi yung mga pera? Para din sa pera, ang init-init ng dugo nyo. Bakit? May naiambag kayo? Hindi kayo dapat magsasalita tungkol sa mga pera ng ano. Tsaka may sarili kayong community. Mag-stick na lang kayo sa community nyo. Huwag nyong pakikialaman yung ano, yung sa TAC, kasi hindi kayo pinakikialaman ng TAC. At saka isa pa, wala kayong ambag sa TAC. Dapat hindi kayo dapat mag-ano. Hindi kayo dapat mag... Hindi kayo dapat na mag... Babatikos sa mga kung ano nung pera. At saka yung mga sponsor naman, pera nila yan. Bahala sila kung ano yung gusto nilang gawin. Bahala nila sila kung ano yung kung kanino nila gustong ibigay yung pera nila. May sarili silang pag-iisip, may sarili silang desisyon. Bakit gusto niyo ba diktahan niyo yung mga sponsor? Para pagdiktahan niyo, sabihin niyo na sa amin niyo na lang ipadala yung mga pera, wag doon sa TAC. Yan ba ang gusto niyo mangyari? Wag ganoon. Hindi kayo pinakikialaman ng mga sponsor, huwag nyo silang pakialaman. Lahat na personal lang, binabatikos nyo lahat ng buong TAC. Pati ba naman sponsor? Ano na nahimik?
pinakikialaman nyo. Ha? Hindi naman kayo inaano. Tsaka isa pa, ang pag-akyat naman nila, pag-akyat nila sa StreamYard, ng may StreamYard nila, JC, ganun, or IJC, MCJ, or si Mami Merly, halimbawa ganun, yung mga umaakyat, napapagkwentuhan lang, magpapaliwanag, dahil hindi lahat ng supporters ay alam ang nangyari, kaya nagpaliwanag lang sila, tapos andito naman kayo nag-aabang para meron lang kayo ma-content. Grabe kayo. Kumbaga sa kwan eh, 10% lang ginawa nyo kaagad na 150% kung mag-ano kayo. Huwag mo naman kayo masyadong ganyan. Kasi, yung katulad niyan, yung pag-akyat lang ni ano, ni yung big sponsor namin doon sa ano, sa live ni MCJ, nagpaliwanag lang siya. Ayan, content dito, content doon, content nino, content ni ganito. Bakit ba? Wala kayong pakialam, wag niyo i-content yung tao, dahil hindi siya umakyat para sa inyo. Umakyat siya para sa tak. Natural, umaakyat siya dahil andito sa satak eh. Hindi yung ganyan na porke umakyat siya, sasabihin nyo pa na kung wala ka, kung ayaw mong mabatikos, kung ayaw mo na makaladgad ang pangalan mo, umalis ka sa SOCMED, sino ka para magpapaalis sa SOCMED? Eh gusto nyo yun eh, okay lang sana kung sa inyo umakyat, eh hindi naman eh. Sa tak siya umakyat. At wala naman, pag yung pag-akyat niya, wala naman sa sinabing masama sa inyo. Tapos ngayon, bakit ganyan kayo? Kung ano kayo eh, kung makakontent lang kayo eh, bakit kasi kung ano yung ginagawa, bawat utot ng tak, yun ang binabantayan nyo kasi. Dapat kami ang magko-content kung sinong gusto namin i-content doon sa tak, inside ng tak. Kaya namin kino-content din. Kaya namin nire-react, kaya kami nagre-react din. Dahil puro tak ang puro tak na lang ang inaano nyo. Puro tak na lang ang laging kino-content nyo. Natural, sumagot kami. Defender nga kami eh. So natural, so magre-react kami. Kami lang ay mga reactor lang. O, diba? Pero mo, kinontent ni ano? Kinontent ni Nihais, kinontent ni Mars Rhea, kinontent ni ganito. Grabe naman kayo. Wala kayong ibang, ano? Wala kayong ibang makontent ba? Tapos sasabihin nyo, ako yung sausawera. Kayo ang masyadong sausawera at sausawero. Anong kwan naman ni ano sa pag-akit niya? May sinabi ba sa inyo? Nagpaliwanag lang sila. Nagpaliwanag sila dahil yung sabi nyo na ano na yung sabi nyo noon na bakit meron bang lalabas kung walang nakulong? O ang ibig sabihin lalabas sa ano, yung kalayaan, freedom yun, ibig sabihin nakalabas siya sa yun. Pero siyempre pag kamiwanag ka tapos hindi ka napiyansahan, gaganong lilingon-lingon ka, lilinga-linga ka na lang. O di ba? Tsaka meron akong napagtanungan na certified din na may napagtanungan ako na lawyer yun. Ang tanong ko, kung ano ba, pwede di bang hindi makulong yung ano lang, yung isang nagkaroon ng
warrant of arrest. Tapos anuhin, mapiansahan ka agad, asikasuhin ka agad, mapiansahan. Sabi niya, pwedeng hindi siya makulong kapag nakapiansa ka na, kapag nakapiansa na agad, kapag may piansa na. Habang nakalaya siya, habang dinidinig yung ano, habang dinidinig yung kaso niya, yung hearing, nakalaya siya. Yung hindi siya ikukulong, yung ibig ko sabihin, hindi siya nakakulong, hindi siya ikukulong. Kasi nakapiansa nga eh. Kung wala siyang piansa, nakukulong talaga siya. O, diba? Kaso napiansahan nga si ano, napiansahan nga si Kwan, si JC Antonio noon. Kaya nakalaya na siya, pwede na siyang pumunta sa kung saan, pwede na siyang lumabas in public. Ayun, malaya na siya. He has a freedom. Hindi lang ibig sabihin ng nakalaya yung, bakit? Ang interpretasyon nyo ba sa nakalaya, yung ano lang, yung nakulong lang ba ang pwedeng lumaya? Pwede rin naman yung, at least nakalaya ako sa problema ko, nakalaya ako sa stress ko, ganun, mga ganyan na ano. Kasi ang, yun ang Tagalog eh. Sa English naman nun, magkaroon ka ng freedom. Malaya ka ng gawin lahat ng gusto mo. Oh. Dati-dati may pumipigil sa'yo na huwag mong gawin ito, ganun, ganun, ganun. Oh. Tapos umalis yung nagpipigil sa'yo. Oh. Ikaw naman na pinipigilan, nakalaya ka na. Oh, di ba? Nakalaya ka na sa kahigpitan, na gano'n, na may, wala nang pumipigil sa'yo, so malaya ka na. Malaya ka nang gawin lahat ng gusto mong gawin. Yun na, maraming interpretasyon ng malaya at nakalaya. Hindi lang yung nakulong lang ang nakalaya. Hindi yung ganyan na masyado kayong ano. Lagi kasi negative thinking kasi ang inaano nyo, kaya konting bagay lang na ganyan, inaano nyo ka agad sa negative interpretasyon na lang kayo. Na lang ninyo. Iniisip yun. Tsaka isa pa, wala kayong karapatan na dalhin sa SOCMED yung kaso ng isang tao. Kaso niya yun eh. Oh, tapos i-broadcast nyo nga naman. Oh, akala nyo, walang grounds yung ganun. Kasi pinapublish niya na may warrant siya. Oh, na hindi man naman dapat maano yun. Kala nyo, lahat na lang na makikita nyo, pwede nyo gawin, pwede nyo nang i-ano. Time will come. Meron din kayong maaanuhan na ganyan. Mangyayari din sa inyo yung ganun na ginagawa nyo sa kapwa nyo. Lahat na lang kayo, kapag meron kayo nakita, tuwang-tuwa kayo kasi. At saka kaya galit na galit kayo sa mga sponsor. Dahil, bakit pinagtulong-tulungan na pinagambag-ambagan yung pangpiansa kay JC? Kasi ang gusto nyo talaga, yung makulong si JC. Yun, kaya galit na galit kayo. Galit na galit kayo sa ano, sa mga sponsor, kasi kung walang sponsor, hindi yan, natutuluyan na siyang makulong. Hindi nakulong sana siya kung walang sponsor. Yun ang iniisip nyo. Kaya pati sponsor, galit na galit kayo. Which is dapat wala kayong pakialam doon. Ha? Tapos pagka naanuhan naman na kayo, ganyan, ayan, kayo. Tapos katulad yan, o ito naman si Pekwa din, o. Pinagtitripan niya si Teo. Bakit? Tsaka yung sabi niyo na,
binastos nila yung culture ng ng Ifugao. Anong bastos doon? Napanood ko rin naman. Anong bastos doon? O, sinuot lang naman niya yung costume ng Ifugao. O, talaga naman ganun ang Ganun talaga naman ang costume nila. At ganun naman talaga magsuot. Anong bastos doon? Kasi sa amin, kapag merong okasyon at may mga special dance ng native dance, ganun talaga ang isunusuot nila. Susuot sila ng ganyan. Saka dapat talaga, yung iba nga ayaw nilang, hindi sila nagsusuot ng brief nila As in, yun lang na talaga, bahag lang talaga. Yung mga sinaunang panahon, bahag lang, hindi sila nagbibrief. Anong bastos doon? Wala ko nakitang bastos doon. Pati ba naman yung mga saka yung baba ni Teo, pinanganak siyang ganyan. Pinanganak si Teo na ganyan, inborn yan. Lahat tayo may baba at magkakaibang shape. Hindi yung ganyan na porque may isang nilalang na ganyan na itsura, babatikusin nyo, pipintasan nyo. Bakit? Pasalamat kayo at hindi kayo ang ganyan. Yun ang isipin na lang natin. Kung ikaw kaya ang maanuhan ng ganyan mahabang baba, at saka hindi naman totaling mahaba, hindi naman abnormal na sobrang haba na ganun. Hindi naman. Kahit papaano normal din naman. Ayun ang yun ang pinanganak siya na ganyan talaga Pati ba naman yung baba niya, pinakikialaman nyo? Lahat naman kasi tayo, may kapintasan sa pagkatao natin, sa itsura natin. Magbibihira lang yung taong perfecto kung sa akala mo, pero perfecto ang figure nung ibang, pero sa loob, merong problema. Kaya wag nang wag kayong masyadong, pati ba naman yung baba, pati yung G-string naman, yung ng costume ng Ifugao. Yung sabi niya na binastos. Walang bastos doon dahil Ifugao ako. Kaya walang bastos doon. Nakita ko na ganun ang sinuot lang nila. Yun nga lang, ang maling ginawa ni Jess, hindi siya naghubad. Si Teo, JC, hindi ganun ang dapat na mag-ano ng costume. Yung nakapantalon ka, dapat talaga, at least si Teo, nag-brief siya. Talagang hindi niya tinanggal. Pero actually, tatanggalin talaga lahat. As in, bahag lang talaga. Walang brief. Buti nga, naka-brief pa si Teo Si JC, naka-ano siya. Naka pantalon siya na nagganon, yun ang hindi dapat. Hindi niya kaya na magtanggal ng si Teo Ang bilis niyang doon ako natutuwa din. Doon ako natutuwa sa kanya kasi talagang ang bilis niyang naghubad, sinuot niya yung Ako nga natutuwa ako mismo, akong taga roon, taga Ifugao Natutuwa ako hindi ko sinasabing bastos binastos Kaya, nandahil lamang sa talagang naghahanap lang talaga na maiko-content Ang hirap naman ng ganyan na puro na lang kayo, Lagi na lang tinitignan nyo ang wala kayo ibang nakikita kundi tak. Bakit binabantayan nyo kasi? Saka umakyat man yung mga tak doon.
sa live ng taga-Takdin, at least ang inakyatan ay TAC member din naman yung inakyatan niya na live or StreamYard. Ah, hindi naman siya umakyat sa inyo na magkukukuda. Tapos yun, andun kayo, babantayan nyo. Para merong kayong babatikusin, para merong kayong babantayan, ay binabantayan nyo para merong kayong ma-content. Kasi wala kayong kita kung hindi TAC ang ano, iko-content nyo. Laging TAC. Kasi marami kayong views kapag TAC ang tinatakel nyo. Kapag iba, wala kayong views. Diba? So, sino nagbibigay ng content ninyo? Ang revenue ninyo, di TAC. Oh, ang laking tulong pa rin ng TAC sa inyo, diba? Parang kayo, kung batikusin nyo si Jesse, parang kayo mismo ang ano, parang andun kayo ba lagi na nakabantay sa kanya. Kala, kung mag-ano kayo, kung ipilit nyo na nakulong siya, dapat pinakita, nagpakita kayo ng evidence. Yung ebidensya nyo na nandun kayo sa loob, nandun kayo sa kulungan, pinikturan nyo siya na nandun siya sa loob ng kulungan. Yun ang ipakita nyo dapat. Hindi yung kuda kay ng kuda. Wala naman kayong evidence na pinapakita. Oh, sasabihin nyo na naman na yung ano, yung collection nila mami sa mga sponsor para kay Sir Timmy, sabihin nyo kalahati ang kita ni mami doon. Oh, may ebidensya kayo? Tapos ngayon, babatikusin nyo na naman yam si ano, si Kwan. Oo, matagal ng ano, matagal nang may sakit yun. Yung mama ni ano, ni Miguelito. Pero alangan naman, na doon lahat ipupunta ni mami yung ano niya. Yung pera niya. Oo, sige nga, kaya nyo bang gawin yun? Baka pagka sa inyo, baka hindi nyo ano yan. Baka hindi nyo kaya na gawin yan. Baka hindi kayo makakapagbigay ng kahit 5 duling, hindi kayo makapagbigay sa empleyado nyo na may problema. At least si mami, unang-una, pinatira ni mami dun sa bahay niya ng libre. Tas, kaya inampun-ampun na lang niya si Miguelito. Malaking tulong yun. Tapos, tinutulungan bukod sa papatira niya dun sa andun si Miguel sa kanila, tapos buti at andun sila nakaantabay sa mama ni Miguelito. Malaking naitutulong pa rin ni, natutulong-tulungan pa rin ni mami yan. Pero tuwing nagtutulong si mami Merly, hindi naman niya sinasabi sa inyo na, oy ni Hides, ito tutulungan ko si ano, ibibigay ako sa mama ni ano, mama ni Miguelito. Ito gagawin ko ito para kay sa mama ni Miguelito. Oy ni Hides, ito bibigay ko ng pagkain, tutulungan ko siya. Ginagawa niya ba lang ganun? Hindi niya kailangan gawin yan sa inyo. Ha? Hindi naman lahat ng oras naka-vlog si mami. May oras lang naman ang live niya. Yung habang hindi siya naka-live, hindi siya nagbablog, meron din siya nagagawa na kabutihan. Tsaka natatanong din namin siya. Nag-aano siya, na tinutulungan pa rin talaga niya yung mga ano niya. Alam mo, kami mga taga-TAC, ang sponsor, masasabing sponsor, hindi kami basta-basta kung hindi kami magtatanong at kung hindi namin nakikita. Kapag nakikita namin isang tao na hindi deserve, siyempre hindi kami pupunta doon, hindi kami didikit doon, hindi kami ano doon, mag-i-stay doon. Pero nakikita kasi namin na okay naman. Unang-una naka-registered yan. Tapos, okay naman na ano, nag-iimbestiga din kami. Hindi katulad nyo na hanggang kudak lang kayo ng kudak.
Bakit nyo didiktahan ng ano? Kung ibigay man ng sponsor yung pera niya, pag-aksayahan niya ka mo yung pera niya doon sa TAC, bakit siya nag-aksaya? May nakita siyang kabutihan, kaya doon niya inilagay yung ano. Tsaka kahit pa sabihin mo na ibinigay niya doon sa tao o kaya sa community na yun, aba, pera niya yun eh. Ang pakialam mo doon. Ikaw nga, inising kunduling, wala kang ambag eh. Di ba naman yung mga tulong-tulong na gano'n? Eh, gusto mo? Bakit ikaw, OFW ka, YouTuber ka, bakit di ka magpadala mismo doon sa ano, direct mo doon sa mama ni, ano, kung may concern ka talaga. Kaso wala eh. Wala kang concern. Kaya mo lang tinatakil yan dahil lang sa viewers mo. Para lang sa revenue mo. Pero kung may concern ka talaga sa mama ni Miguelito, dapat idirekta mo dahil duda mo na makukuha ni ano yan, ni Mami Merlin na naman dahil yun ang lagi iniisip nyo. Bakit hindi mo padalhan si ano? O kaya si Miguelito, ipadala mo mismo kay Miguelito kung hindi yun sa nanay niya. Padala mo sa ano kung may concern ka talaga. Kasi bukang bibig nyo, puro na lang ano, negative thinking. Wala. Puro negative na lang ang nakikita nyo lagi sa kilos ng mga tak. Lalo na kay Mami Merly. Ikaw? Imposible naman na halimbawa may tauhan ka. Tauhan, sabi mo nga, na tauhan niya noon. Empleyado niya noon. Noon. Ibig sabihin ngayon, hindi na niya empleyado. So, wala na siyang karapatan doon. Dapat. Kaso, tinutulungan pa rin niya. Dahil bukod sa kakilala niya, naging empleyado niya rin siya noon. Kaya nga niya tinutulungan eh. Pero huwag mo naman sabihin na, alam mo na buong kayamanan ni Mami Merly, ibuhos na doon sa ano. Ba, may buhay din at may pamilya din si Mami Merly. Ikaw nga, wala ka na itutulong kahit singkunduling eh. Tapos hanggang dadakda ka ng dakdak. Kung may concern ka, dapat di tulungan mo rin. Tumulong ka rin. Ha? Kung talagang may concern ka. Kaso, naano mo lang yan eh. Dahil lang sa, para may ma-content ka lang, para may masabi ka lang eh. Ay, nako. Ikaw, nabanggit-banggit mo pangalan ko rin dyan sa ano mo eh. Tapos yung mga nagsasabi dyan na taga-GSP ako ha. Hindi ako taga-GSP ha. At sasabihin nyo pa na yung mga nagsabi dyan na inutusan ako ni Ma'am Adel. Hoy, walang mag-uutos sa akin. Walang magsasabi sa akin. Ako, boss ko sarili ko. Nagagawa ko lahat ng gusto ko. Layang-laya na ako. Malaya na ako. Sabihin kung ano yung gusto ko. Desisyon ko na to. Walang pwedeng magdikta sa akin kung ano yung i-content ko. Hindi ako katulad ninyo na nag-uusap-usap kayo. Ito, i-content mo to. Ganun, tanghali. Breakfast, tanghalian, hapunan, maybe dinner. Ganyan kayo eh, pero kami hindi. Kami mismo ang kusa mag-iisip kung ano yung i-content namin. Hindi ko nga kilala yung tao tapos sasabihin yung pagbibintangan nyo pa na siya ang nag-utos. Kung sana alam ko nga ang account niya, Facebook page man lang niya, isumbong ko kayo magsabi ng ano eh, inutusan, sabihin nyo, kayo nagsabi na inutusan ako na mag-ano. Isang pagbibintang yun. May evidence ka ba na inutusan ako? Hindi ko nga kilala yung tao eh.
Ni minsan di ko nakausap eh. At never ko siyang nakasama kahit isang GC man lang. Puro kayong pag-iisip na lang ninyo, puro kayong mga ano eh. Anong halimbawa? Halimbawa, kung may kasalanan man yung isang tao sa isa, labas na ako doon. Anong, wala naman kaming ugnayan ni Ma'am Adel Adel. Dahil si Ma'am Adel Adel, nasa Saudi yun. Taga Saudi. Sa akin, hindi. Wala ako sa Saudi. Kaya huwag niyo sabihin na nutusan ako dahil never ko siya nakausap at never ako naging member ng team nila. Kung sa kayo nag-iisip, nag-iisip nyo, naisip kayo ng isip, isip kayo ng isip, tapos nabuo yung isang iniisip nyo, yun ang iniisip nyo na, tapos ibabato nyo doon sa isa na, sabihin nyo na, ay sinabi nito ganito, yun ang ginagawa niya. Paano mo masabi na nanutusan ako? Ang hilig sa inyo, yan ang hirap kasi sa inyo eh. Puro kayo bintang, puro kayo paratang. Wala namang kay ebidensya. Ang galing nyo pang gumawa ng mga kwento nyo. Ay nako. Ako kahit na ano, mahirap din naman kasi na nandahil lang sa ano, sa content, sa revenue, magsisinungaling ka. Mahirap yung ganun. Ha? Dahil yung kikitain mo doon sa pagsisinungaling mo ay hindi maganda, sa hindi maganda mapupunta yan, hindi mo namamalayan lang. Ay, huwag kayong bintang ng bintang, huwag kayong nagsisinungaling, gumagawa ka ng istorya, tapos ibabato nyo sa isa. Eh kami naman, sumasagot lang din kami sa mga ginagawa nyo, mga pinagsasabi nyo. Wala namang masamang sumagot. Dahil ang hirap niyong paliwanagan. Kahit ipapaliwanag niyong totoo, hindi ka maniniwala, ipilit niyo pa rin kung ano yung nabuo sa isip niyo. Yan ang hirap sa inyo. Hmm? Dahil ang gusto niyo lang na tuloy-tuloy yung ano, gusto niyo lang tuloy-tuloy yung issue. Unlimited recycle lang na recycle, recycle na recycle, yung parang iikot-ikot lang, iikot-ikot lang para lang meron kayo mapag-usapan sa social media, para may content lang kayo. Sana naman yung katotohanan, yung may evidence kayo. Kami, sumasagot lang naman kami. Dahil sobra na kayo eh. Oh, hindi nga kayo binabatikos ni Mami, patuloy kayong nagsasalita. Nag-ano lang, nagla-live lang siya, pero sumasagot lang siya sa mga malimparatang ninyo. Pero, hindi siya nang babalahura, hindi siya nang bibintang, hindi siya nang paparatang. Sa inyo, puro kayo negative thinking eh. Ang galing-galing nyo. Nasasabihin niyo pa magkamag-anak sila ni Jethro, kaya parehas silang budol. May ebidensya ba kayo na ano? Bakit? Magkano bang inano nyo? Magkano bang binudol ni Mami sa inyo? May binudol ba si Mami sa inyo? May ambag ba kayo sa mga koleksyon na yan? Bakit pinag-iinitan yung mga koleksyon? Pati yung sponsor, pinag-iinitan nyo na rin. Hindi lang ang tak. Dahil lang sa revenue ninyo. Dahil lang sa hours nyo. Viewers nyo. What's hours? Hirap niyan eh. Puro na lang kayo parang ewan, hindi maintindihan yung ano, kapag merong konting nakita sa isang ano, yun, aanuhin, babatikusin para lang mabuo yung oras, para lang may maibok, may sabi.
Nako. Guys, hanggang dito na lang tayo kasi may pasok pa ako bukas. Mang aga, ang lamig-lamig pa man din. Mamaya mag-i-snow pa dito. Tama na, huwag na yung magsinungaling. At huwag masyadong makikialam sa sponsor, sa pera ng sponsor dahil ang mga sponsor may sarili silang pag-iisip. Kung dalhin man nila dun sa community na yun, bay, pera nila yun eh. Kaya, labas na kayo dun. Hindi yung pagdating sa pera, napakainit ang dugo nyo sa pera. Kahit hindi nyo pera. Ayun ako. So, hanggang dito na lang muna tayo, guys. Maraming salamat at sana huwag niyong kakalimutan na i-like, i-share at i-subscribe yung aking YouTube channel. And sana huwag na tayong makalimot na humingi ng na magpasalamat sa Panginoon Diyos kasi araw-araw ang diyan siya, ginagabayan tayo at nagbibigay siya ng blessings araw-araw sa atin at lalo na sa ating kaligtasan. So, sana yun ang huwag natin, number one na huwag natin kakalimutan. And maraming salamat sa lahat at sa mga sa pagsusuporta sa akin, sa pag-like and share and pag-subscribe. Sa mga subscriber ko, maraming salamat. Sana pagpalain tayo palagi ng Panginoon Diyos. And hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat, Lord. And bye-bye. God bless us all. Bye-bye. Hanggang sa muli.